Marnet! Naku, mabuti dumating ka na! Ay naku, pasensya na ho, Ani Sefa. May overtime mo kami sa fast food eh. Mabuti ko na po si baby. Yun nga ang dahilan, kaya ako nag-aalala. Bakit po? May nangyari po ba sa anak ko? Kinawa siya dito ni Junel. Pero nakita ko, hindi naman inuwi sa inyo. Marami ang nagsasabing mahinang bahagi ng lipunan ang mga kabataan, lalo na ang mga kababaihan. Paano nga ba dapat harapin ang kanilang kahinaan? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Marnet sa ating dunaan sa kanyang panahon. Hanggang ngayon, umiiyak ka pa rin. Ano ka ba, Marnet? Ano ka ba, Marnet? Magto na ang mga mata mo. Ayoko mag-aral sa Cebu, Ate Jamie. Bakit ba ako pinipilit ni Daddy? Wala namang masama kung doon ka muna pansamantala. Tulad na nangyari sa akin noon. Naroon naman sina Lola at Lola. Tsaka, parang may nila dahil sa Cebu. Nakabigay na yung power bank. Alam ko na lang kung bakit nga ako gustong ganihin yun eh. Parang mahila yung kay Junel. Narimig yun yun. Bakit ba ganun sa Daddy? Parang hindi siya nagmahal. Alam mo, yan din ang nasabi ko noon. Dahil inilayo ako ni Daddy kay Cardine. Hello, vlog. Dati kong vlog. Welcome to my channel. Pero nung tumagal, na-realize ko rin na... Hello, channel. Tama nga siya. Welcome to my body. Natapos ko ang course ko at may stable job na ako ngayon. Kung si Cardine ang nakatuluyang ko, malamang luhaan ako ngayon. Bakit mo naman nasabi yan? Kasi nalaman ko na nakakulong pala siya. Nakapatay siya, Marnet. Eh, ba naman si Junel eh? Mabait siya, walang bisyo. Hindi katulad ni Carding na lasego na, barumbado pa. Hindi ka nakatitiyak na totoo nga ang alam mo, no? Ate naman eh. Malayo dito ang bahay ni Junel. Nagkikita lang kayo sa labas. Paano mo malalaman ang lahat ng tungkol sa kanya? Mahal niya ako, ate. At nararamdaman ko, hindi niya ako niluloko. Please naman, ate. Tulungan mo ako kay Daddy. Kausapin mo siya na huwag na akong dalhin sa Cebu. Hindi yun makikinig. Nakikita niya kasi na dead ka dyan sa Junel na yan. Dapat kasi marunong ka rin magdala ng nobyo. Hindi yung araw-araw magkasama kayo. Parang ayaw mo nang humiwalay sa kanya. Uy, alalahanin mo, 19 ka pa lang at hindi ka pa tapos ng college. Oh, bakit ka na pa rito sa tinitirang kong Marnet? May problema ka ba? Malaki, Junel. Sina Daddy at Ate Chinky. Talagang pinipilit nila ako mag-aral sa Cebu. Ha? Ibinili na nga ako ni Daddy ng plane ticket eh. Pambihira naman sila. Gusto nila tayo paglayuin. Ayoko mangyari yun. Eh di dumito ka na lang. Para hindi ka na nila makuha sa akin. Yun nga lang. Hihinto ka muna sa pag-aaral. Okay lang yan, Junel. Ang mahalaga, hindi tayo magkahiwalay. Tsaka na lang ako mag-aaral pag napatawad na nila tayo. O kaya, pag nakalumag na tayo. Heto po ang bayad ko dito sa itlog at sardina sa Aling Sefa. Ay, salamat. Ay, Marnet, matanong ko lang ano. Saan niyo kinukuha yung pinanggagastos niya sa araw-araw? Binibenta ko po yung mga alahas ko, Aling Sefa, para po may pera kami. Hindi po kasi nakakahanap ng trabaho si Junel eh. Eh, paano siyang magkakatrabaho? Hindi naman naghahanap. Nako, tamad ng lalaking sinamahan mo. May bisyo pa. Oo, pero hindi naman po siya naglalasing. Hindi rin po siya nagsusugal. Ay, maniwala ka sa akin.
Matagal ko ng kapitbahay yun, kaya alam ko. Makikita mo rin yung tunay niyang kulay pag nagtagal na kayo. Ay, Sefa. Oo, sinasabi ko ito dahil kasi naaawa ako sa iyo. Eh, habang hindi ka pa buntis, nako, bumalik ka na sa inyo. Wala kang kinabukasan doon kay Jonel. Jinky, bakit malungkot? Galing ng fountain talaga. Dad, may ibinalag pa po sa akin ng isang office mate ko na nakatira malapit kina Jonel. Matutul kay Marnette yan. Oo, dito yan. Nasabihin sa akin. 2 years na po ang lumipas. Naging na yung ano yun eh. Hindi niyo pa rin ba siya maaaring patawarin? Anak, ang pinatatawad, yung nagsisisi at humihingi ng tawad. Sinabi niyo pa. Hindi naman lang yung ginawa yun eh. Di ba? No. Nakita mo, nakakaletsi-letsi pati yung buhay natin. Okay. At humihingi ng tawad. Wow, nakape. Hindi naman Fierce. Nilang ginawa yun. Fierce. Lalo na yung bunsong kapatid mo. Naaawa po ako sa kanya eh. Sa fast food daw po siya nagtatrabaho para mabuhay sila. Kasi hindi nagtatrabaho yung asawa niya. Ka-live-in lang niya yun. Dahil hindi siya pinakasalan ng Julian na yun. At ngayon, pinahihirapan pa. Kaya nga ako naaawa ako kay Marnet. Nagpadala siya sa mapusok niyang damdamin. Pinili ang kapalarang yon. Wala na akong magagawa para sa kanya. Ipagpatuloy natin ang pakikinig sa kasaysayang tampo sa araw na ito. Sa kanyang panahon. Akala ko ba, pre, pansamantala lang ang jowa mo sa inyo. Sabi mo, yayaman ka na kapag napatawad na siya ng mga magulang niya. Eh bakit inabot ng 2 taon? Nagkaroon pa kayo ng anak. Hindi ko naman nakalaan tatagal ng ganito, big boy. Matigas pala yung puso ni Mang Marlon. Pero ayos na rin. May bumubuhay naman sa akin. Ang lagay pala eh, hindi mo mahal si Marnette at ang iyong anak. Sinabi ko na sa iyo noon, di ba? Ligawan ko lang siya kasi nahalata ako. Gusto niya ako. Alam mo na, pogi itong katropa mo eh. Pero limitado na ang galaw mo, pre. Ha? Oo, oh, limitado na ngayon. Eh, pati ang pagbatak mo. Eh, yun na ang kinaiinis ko, pare. Oo. Oh, dulad ngayon. Gusto kong bumatak eh. Kaya alam mo, wala. Alos akong pera. Jonel. May naisip ako. Dito, magkakapera ka ng malaki. Ha? Talaga? Oo. Paano? Eh, anong ginagawa ng mga gamit yun na binili ni Marne? Aba, iyon ang ibinta mo. Magalit man siya. Wala na siyang magagawa. Sabi ng office mate ko, payat na rin si Marnet dahil sa sobrang hirap na binabalikat niya. At nagtadroga pa raw si Jonel. Tama talaga si Daddy na ilayo ang kapatid ko sa kanya. Kaso, si Marnette nagpatalo sa kapusukan. Ay, ano ko ba siya natutulungan? Hindi naman siya lumalapit para humingi ng tawad. Lalo na kay Daddy. Marnette, kailan ka pa ba magigising sa naging pagkakamali mo? Arlet! Mabuti dumating ka na. Pasensya na ho, Aling Sefa. May overtime ho kami sa fast food eh. Kukunin ko na po si baby. Ay, yun nga ang dahilan. Huh? Kaya ako nag-aalala. Bakit po? May nangyari po ba sa anak ko? Eh, kinuha siya dito ni Jonel. Huh? Pero nakita ko, hindi naman inuwi sa inyo. Ano po? Saan niyo po din lang anak namin?
niya ka, Janelle. Tiniis ka ang lahat ng hirap sa piling mo. Pati na yung maging tagapaghanap buhay mo. Pero yung pati anak natin ipagbili mo para sa bisyo mo, sobra na! Patawarin mo na ako, hindi na mauulit yun. Mabuti na lang pala, sinundan ka ni Ali, Sefa. Dahil kung hindi, baka hindi ko nanabawi ang bata. Sabah mo talaga. Nasisisi ako. Nanakisama pa ako sa iyo. Sana sinunod ko na lang si Ate at Daddy. Kung nagsisisi ka, hindi umalis ka na. Isama mo pa ang anak mong buwisit! Salamat po sa pagpatuloy din niya sa amin ng aking anak. Alam ko naman kasi, wala kang kakilala dito sa lugar namin. Ay, isa pa. Alin, yan si Janelle. Subukin lang niyang guluhin kami rito. Ipahuhuli ko siya agad sa pabanggit ko, police. Pati yung kapitan ng barangay natin dito, ha? Kapatid ko yun. Kaya hindi niya ako maring saktan. Napakalaking tulong niyo po sa akin. Pero alam mo, higit na makatutulong sa iyo ang iyong pamilya. Kaya humingi ka na ng tawad sa kanila. May tumatawag po sa cellphone ko. Sandali lang po. Hello? Marinette, si Big Boy ito. Oh, ikaw pala. Bakit? Eh, si... Ano? Oh, ikaw pala. Bakit? Don. Eh, si... Ikaw pala. Bakit? Si Junior, Marinette. Si Junior Marnet, nabaril ng kaaway niya. Patay na siya! Ano? Out. Marnet, nakikiramay kami. Ano? Daddy, salamat po. Pinuntahan ninyo ko. Matagal na kitang gustong puntahan. Dahil alam kong lahat na nangyayari sa'yo. Hinihintay ko lang naman, anak. Magsisi ka at humingi ng tawad. Matagal na po ako nagsisisi, Daddy. Hindi lang po ako makahingi ng tawad sa inyo. Dahil sa laki ng hiya ko. Patawarin niyo po. Oh, Marnet, anak. Alam ko po, kasalanan ko nangyaring ito sa buhay ko. Kaya ngayon, sa edad na 21, isa na akong piyuda. Ang mahalaga ngayon, may chance ka nang iayos ang buhay mo. Bara ako yun eh. Ninyo, ng pamangkin ko. Tama ang kapatid mo, anak. Papay ko, sabi ni Jerry. Ma, papay. Tutulungan ka namin bumagon. At lubusang mapagtagumpayan ang iyong kahinaan. Para maging matatag ka na sa pagkakataong ito. Para ako. Para ako, papay ko. Kung matutuhan lamang kilalanin ng kabataan ang kanilang kahinaan, at magpapaalalay sa kanilang magulang, mababawasan ang kapahamakan at higit na darami ang magkakaroon ng magandang kinabukasan sa kanyang panahon. Mga nagsigana, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Jerry Butiat, at Rosana Villegas. Special Sound Effects, Bernie Bascal. Technical Supervision, Bong Buyar at Eric Lucero. Ang kasaysayan ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Robert Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.